Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli dito po sa ating Facebook Live dito po sa Rema Philippines. At pinag-aaralan nga po natin ay mga taong mahirap gamitin ng Diyos o mga materialistic na tao. At ano nga bang ibig sabihin ng materialistic? Ang sabi niya rito, being overly concerned with material possessions and wealth. Para sa mga taong ito, mas importante ang kayamanan kaysa ang mga spiritual na bagay. At sa halip na ang kayamanan ay i-surrender or i-give up, ay mas after sila kung paano pa makapag-gain ng yaman dito sa mundo. At ang isang example nga po dyan na itinuro sa atin nila Pastor Dayan ay yung patungkol po sa taong mayaman na nung sinabi sa kanya ng Panginoon kung ano yung dapat niyang gawin, ay nalungkot siya. At isa pa po dyan ay yung tinuro din po ni Pastor Marlon Bihona ay si Gehazi, na naging after siya, hinabol niya yung regalo sa kanin, yung regalo ni Naaman, at dahilan dun sa kagustuhan niya na makuha yun, ang nangyari po ay yung ketong ay napunta po sa kanya. At ngayon pong hapon, ang tignan naman po natin ay yung patungkol po kay Judas Iscariote. At si Judas po ay very familiar na po sa atin. Kahit sa jeep, mababasa natin na nililink yung pangalan niya, na makikita natin nakapaskil sa jeep na God knows who does not pay. Nakadalasan ang pangalan niya kapag sinabing pandaraya o pagtakwil ay laging ginagamit yung pangalan niya. At ngayon, sino nga ba talaga si Judas? At si Judas, or yung kanya pong apelyido na Iscariote, na nangangahulugan, man from Cariot. Ibig sabihin po nito, sa kanilang mga disipulo, siya lamang po ang hindi nanggaling sa Galilee. Siya yung nanggaling sa lugar ng Cariot. At ang sabi din po ng ilan, ang pwedeng meaning ng Iscariote ay maring isa siya miyembro ng isang partido na ang pagnanais po nila ay ang mga Hudyo ang muling mag-rule sa buong Israel. At syempre po, ang isa pa dyan na alam natin patungkol po kay Judas, siya po ang ingat yaman nung time po na nagmi-ministry ang Panginoong Jesus dito sa lupa. At paano nga po ba naging materialistic si Judas? Buklatin po natin yung Bible po natin dito sa John chapter 12. Dito po sa verse 4 to 6. Sabi po dito, si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yun, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. So dito po sa kwento na ito, ito po yung time na binuhusan po ng pabango ang Panginoong Jesus. At ang halaga nga po ng pabango na yun ay yung isang taong sahod ng isang empleyado. At kung i-convert nga naman po natin yan sa pera natin ngayon, yung 300 silver coins ay aabot po ng 2.7 million. So, yung thinking nga po doon ni Judas, sabi niya, bakit inaksaya? Sana ipinamigay na lang sa mga may hirap. Ang totoo niya, nang sabi nga po dito, hindi naman talaga siya after na tumulong sa mga tao o mamigay ng ayuda sa kanila. Kundi doon sa laki ng halaga na yun, imaginein po ah, 2.7 million ang katumbas niya sa panahon po natin ngayon. Ano, gaano kalaki po yung pwede niyang makuha or makupit mula dun sa pera na yun? At naalala ko nga po, laging sinishare sa amin nung training po namin na nung time ng Panginoong Jesus ay masasabi po natin na mayaman ang ministeryo ng Diyos. Kasi po, kung kaunti lang ang collection, eh hindi matutukso na kumuha si Judas doon. Kundi mapapatunayan natin na base po dito sa verse na to, ang sabing ganun, kinukupitan niya yung pera na yun, yung hawak niya. So ibig sabihin na malaki yung natatanggap o yung collection during sa ministry ng Panginoong Jesus, kaya natitempt siya na kumuha po doon. At
Ngayon po, ang sabing ganyan na si Judas, yan nga po, ganun siya ka-materialistic na after siya dun sa makukuha niyang pera. At isa pa pong verse na nagpapatunay kung gaano nga ba siya ka-materialistic ay dito po sa Matthew chapter 26. Simulan po natin dito sa verse 14 hanggang 16. Ang sabi dito, si Judas Iscariote, isa sa mga 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 pilak. Mula noon, kumanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. At ito na nga po yung time na si Judas ay nakipagsabuatan na po sa mga taong ito para may pagkanulo nila ang Panginoong Jesus. At yung 30 silver coin po, silver coins, yan po ang halaga para ibenta mo or bilhin ang isang alipin. At dito po, pagka kagaya po kanina yung 300 silver coins, 2.7 million ang inabot. Ito namang 30 silver coins sa panahon natin ngayon ay maaari pong abutin ng 22 to 25,000. So again, malaking halaga na naman yung pwedeng makuha po dito ni Judas. At ito po ano ba talaga yung dahilan bakit nagawa pong ipagkanulo ni Judas ang Panginoong Jesus? Kasi thinking po na ito na siya, kasama niya ang Panginoong Jesus, nagmi-ministry siya, nandun na yung closeness niya sa Lord na panigurado po, ang sabi nga pinagkatiwalaan siya, itinuring siyang trusted friend ng Diyos. Kasi kung hindi po siya pinagkatiwalaan ng Diyos, di sana hindi po siya ang taga-ingat yaman nung time po ng ministry ng Panginoon. So, dito pa lamang po ay makikita na natin ang speculation nga po, bukod sa syempre alam po natin na pinasukan po siya ni Satanas at naisip niya ang bagay na to. Ang iba po, ang sabi nga dito, ay dahilan sa talagang gusto niyang makuha yung reward na yun, yung 30 silver coins na yun. At ang iba naman po, ang sinasabi nila na he was disappointed. Kasi ine-expect niya na ang Panginoong Jesus ay magiging literal na hari in terms of political matters. At akala niya kapag naging hari na ang Panginoong Jesus ay magkakaroon siya ng pwesto o special na posisyon. So again, pang-material na bagay na naman o pansariling kagustuhan. At ang iba naman, ang sabi po nila, another speculation kung bakit ipinagkanulo po ni Judas ang Panginoong Jesus ay dahilan sa maaring nalaman niya na mapapahamak ang Panginoong Jesus. So, para maingatan po niya yung sarili niya, nakipagsabwatan na nga lang po siya. So, aliman po ang reason kung bakit ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesus, ay babalik tayo dun sa tanong na ano ba yung nasa heart ni Judas nung siya ay naglilingkod. At hindi lang po kay Judas, kundi sa atin, maging tanong po sa sarili natin na ano ba ang nilalaman ng heart natin sa paglilingkod po natin sa Diyos. Kasi kung tayo po ay after sa kayamanan o ano po yung magigain natin dito sa mundo, ay madali po tayo mawawala. Hindi po tayo magtatagal. At ito po sabi niya dito, kailangan maging malinaw po sa atin kung bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon. Ano ba yung pinaka-desire ng heart natin? Bakit po tayo nagpapatuloy sa gawain ito? At bakit po tayo nagtsatsaga para sa Panginoon? At gaya po ng laging sinasabi sa atin ni Pastor Boy, na nung time na nung tayo ay naglingkod o pinili nating mag full time o pinili natin na paglingkuran ng Diyos, hindi kailanman naging usapin ang pera. Kasi kung gusto nating yumaman, hindi po tayo talagang yayaman sa pag-worker o kung ano paman. Pero may magagawa ang pagsunod natin para tayo ay guminhawa. At kung may mga bagay man tayo na gustong makuha o mabili, ay hindi natin ito makuha sa paraan na kung halimbawa ikaw ay full-time worker, na mag-iipon ka, aabutin pa ng ilang taon kung gusto mong makabili ng cellphone. At kung sasabihin natin, para makuha mo isang bagay ay aalis ka sa pagmi-ministry para lang makuha yan,
nawawala tayo sa pinakalinya natin. At ang sabi nga po dito sa topic natin, mahirap gamitin ng Diyos ang mga taong materialistic o ang isipan nila, ang tuon ng atensyon nila ay paano ba makuha ng kayamanan o kung sabihin natin, walang masama na maghangad po tayo ng mga material na bagay. Kasi gusto nga ng Panginoon na yung bagay na kailangan natin or even wants natin ay makuha natin. Kaya nga po ito ay tinuturo sa atin kung paano po ba mag-faith. Pero iba yung sabihin natin na ang real focus na lang natin na kaya tayo naglilingkod ay para meron tayong makuha o meron tayong matanggap. So, i-realign po natin yung sarili natin or ibalik natin yung tanong na ano ba ang nilalaman ng heart natin, bakit tayo nagpapagamit sa Panginoon. At kagaya po ni Judas, mula dun sa mga verse na binasa po natin, na yung pera para sa kanya ay precious, na nagawa niyang ipagkanulo yung taong malapit sa kanya na walang iba kundi po si Jesus. At ngayon, maaari pong napakinggan na nga natin yung mga testimony po ng mga pastor natin na hindi po talaga mawawala sa isip mo or yung pakiramdam na minsan maiinggit ka or titignan mo yung mga bagay na meron sila. Pero ito po eh, hanggat malinaw sa atin kung bakit tayo nandito, yung purpose natin, ang sabi nga, purpose comes before feelings. Nang reason bakit ka nandito ay dahilan sa mahal mo ang gawain ng Panginoon. Yung mga bagay na yan, yung mga material na bagay or yung mga kayamanan na yan ay susunod sa atin. Amen po. At naalala ko po, anong ako po ay nagtatrabaho pa, naranasan ko pong magtrabaho. Isa po sa opisina, isa po sa eskwelahan. Nung time po na yun, alam niya po sa totoo lang, hindi ko mabili yung gusto ko kahit ako po ay sumasahod. At nung time po na yun, higit 10 years ago na po yun, medyo mura pa ang bilihin compared po ngayon. At sa darating po yung sahod ko, na alam niya po yung pera dadaan lang sa'yo. Kasi tumutulong ka nga sa magulang mo. At kahit pang load ay ang hirap, kumbaga tipid na tipid ka, yung pamasahe mo, pagpupunta ng church or mag-outreach ka, nung time po na yun, nag-outreach po ako sa Taytay, na hindi po ganun kadali, talagang titipirin mo yung sweldo mo na yun, na hindi mo man lang mabili kung ano yung gusto mo eh. Na kung gusto mo magluho, wala din eh. At kung i-compare ko po ngayon na nag-worker po ako, nung nag-start po ako mag full-time, actually hindi naman talaga agad-agad bubulusok ang blessing sa'yo na lahat ng needs mo ay bibigay. Kaya nga, bibigyan tayo ng Diyos ng panahon ng pagtatanim. At darating yung time, masabi nga ng mga pastor na tinuro sa atin nung nakaraan na darating din yung time ng pag-aani. So alam niya po, nung mga unang taon ng pag-worker, medyo syempre struggle pa yun. Pag-aaralan mo talaga, kailangan bilang manggagawa po ng Panginoon o bilang tayo mga Kristiyano, talagang matutunan natin yung mag-faith. Kasi kung hindi, sabi nga lagi eh, maninigas ka dun sa allowance mo. Ibig sabihin, hindi pwedeng umasa lang tayo dun sa natatanggap na yun, kundi kailangan talaga eh, mag-faith ka. Eh, going back po, nung nagtrabaho po ako, hindi ko mabili ang gusto ko. At laging kulang yung pera mo. At kung ikukumpara ko po ngayon sa kabutihan ng Diyos, alam niyo po, mas nakukuha ko po yung mga bagay na gusto ko na hindi ko kailangang magtrabaho pa. At alam niyo po, minsan nakakatuwa po kasi yung mga kapatid ko, dahil wala nga po yung mga magulang ko, minsan nasa isip ko pa lang, halimbawa kagaya po dito po kasi sa Dingalan ay laging nagba-brown out po. So minsan nasa isip ko pa lang na kailangan ko ng power bank. Nasa isip ko pa lang, ibinubulong ko pa lang, magugulat na lang po ako, yung kapatid ko magchat-chat na bumili ako ng power bank ko. Dinamay na din kita, ipapadala ko sa'yo. Minsan yung mga bagay na yun na gusto mo ay nasa isip pala nila ng mga taong hinihipo ng Diyos para ipakita ng Panginoon na kaya niyang ibigay ang pangangailangan natin. Na hindi natin kailangan iwanan ang paglilingkod o talikuran ito para lang makuha yung mga bagay na material na yun. Kasi mismo ang Panginoon, kaya niya makakilos dun sa mga desire ng puso natin. Pero ito eh, kailangan ma-check natin na ang habol natin ay hindi po ang kayamanan, kundi mas mapaglingkuran po natin ang Panginoon ng buong puso.
At mula doon, dahilan doon sa desire na yun na gusto natin mapangiti or i-please po ang Diyos, saka natin makikita yung bunga ng mga paghihintay natin o yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po. At alam niyo po, purihin ang Lord dahil nga itong nakaraan nga pong May ay nabilan po ko ng mga kapatid ko ng cellphone na kasi yung cellphone ko nga po ay paritiro na. So, pinalitan po. So, ang gusto ng Diyos ay mabigyan tayo ng kagalakan na maibigay ang desire natin. Pero ulitin ko po, kailangan pong maging malinaw sa atin ano ba yung nilalaman ng heart mo. Mapaglingkuran ba siya o yung makuha yung earthly things or earthly wealth dito sa mundo. At ngayon po, balikan natin po yung kwento ni Judas. Andun siya sa kanyang pagmi-ministry, kasama niya ang Panginoong Jesus. Pero may mga concern siya, personal concern, na after siya dun sa mga pera na pwede niyang matanggap. At ang sabi nga po dito sa Matthew chapter 6, verse 24, yan, dito po sa The Passion Translation, basahin ko po sa inyo. How could you worship two gods at the same time? You will have to hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You can't worship the true God while enslaved to the God of money. Na ang tinutukoy po dito ng Bible sa atin na hindi pwede na maglingkod tayo sa dalawang Diyos. Sabi niya, either ikaw ay magiging devoted sa isa, nandun yung loyalty mo, o kamumuhian mo ang isa. At sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, sa buhay Kristiyano po natin, darating po talaga sa punto na tayo ay mamimili. At in order na magamit tayo ng Diyos, ay yung mga makasanlibutan na bagay o yung kayamanan na yan, ay kailangan maging willing po tayong iwanan at talikuran alang-alang sa Panginoon. Ang sabi niya po dito, you can't worship the true God. Mahirap po na mapaglingkuran o ma-please ang tunay na Diyos kung kagaya ni Judas, mas pinapahalagahan natin yung kayamanan o yung pera. Sabi nga niya dito, while enslaved to the God of money, na piliin natin, magkaroon tayo ng wise decision na mas pipiliin natin hindi yung pagpapala, kundi yung mismong nagbibigay ng pagpapala sa atin. Sa gayon, yung lahat ng pangangailangan natin, sabi nga na Matthew 6:33, shall be added unto us. At sa paglilingkod nga po natin, para mas maging kagamit-gamit po tayo sa kaharian ng Diyos, ang hinanap nga po ng Panginoon ay yung mapaglingkuran po natin siya ng lubusan. At kahapon nga po, naikwento nga po sa atin ni Pastor Boy, napakaganda po nung na-share niya sa atin yung tungkol po sa kwento ng isang pastor na tinanong ng Diyos bakit hindi siya nakapagtayo ng simbahan. Ang excuse po ng pastor, ang sabi ganun, Panginoon, wala akong pera at makakatulong. Na inisip po niya, kulang siya sa pera. Pero ang ganda po ng sinabi ng Panginoon na, parehas akong meron nun, bakit hindi ka humingi sa akin? Ngayon ito po eh, kung may mga bagay tayong gusto, sabi ng Panginoon, meron siya nun at hilingin natin ito sa Kanya. Na hindi natin kailangan iwanan ang paglilingkod natin. Kasi yung ibig sabihin nga po na ipinagkanulo ni Judas ang Panginoong Jesus, ay yung tinalikuran mo na, na hinayaan mo na yung ministry, or nagpatuloy na sa bagay na gusto mo. At ang sabi ng Panginoon, yung mga bagay na ito, kung hihilingin natin sa Kanya, sabi niya, meron siya nito at ibibigay niya po ito sa atin. At last nga po na verse, yung sinasabi niya po sa Malakay chapter 3, verse 18, na magbibigay paalala po sa ating lahat. Ang sabi niya po dito, pagbuklatan po kayo. Ang sabi niya rito, sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawakan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya.
Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Na dahilan sa desire ng heart natin o nilalaman ng heart natin ay yung mapaglingkuran ang Diyos. Ang sabi niya ganun, makikita ng lahat ang naglilingkod sa hindi. So mas piliin po natin ang tunay na kayamanan natin ay wala pong iba kundi mismo ang Panginoong Jesus. At yung mga bagay na material o kung ano paman ay kaya niyang ipagkaloob sa atin. Maging malinaw lamang po sa atin kung ano ba talaga ang nilalaman ng heart natin. Amen po. So sige po, tayo po yung manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, tunay nga o Diyos na in order lamang na kami magamit mo, may mga bagay kaming kailangan iwanan. Mga material o earthly na kayamanan. Kaya ang Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Lord, ay mas piliin namin ikaw, Panginoon, dahil ikaw, O Diyos, ay higit pa sa reward na pwede naming matanggap, Panginoon, kaysa sa kayang ibigay ng mundong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil patuloy mo kaming tinuturuan, ginagabayan, kung ano ba ang dapat na maging laman ng puso't isipan namin. Yun ay ang mas mapaglingkuran ka ng lubusan, hindi ang mga material na bagay nito. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagtutuwid mo sa amin sa pagsama mo, Panginoon. Tunay, wala pong maparangalan sa buhay namin, kundi ikaw lamang ang siyang maitaas sa amin. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito, sa iyo pong lahat ng kapurian at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli po, marami pong salamat po sa ating lahat. Be safe po at pagpalain po tayo ng Panginoon.